Magandang gabi po. Ito po siguro yung pinakamahirap na parte, yung magsasalita. Alam po ninyo, coming here, hindi pa ako umiiyak mula kagabi. Kasi wala naman akong makausap para maibuga ko yung nararamdaman ko, yung pagkabigla. Kaya sabi ko, nung malaman ko na may misa today, siguro, dito na ako hindi makakatiis. Talagang, maiiyak ako ng todo. Pagpasok ko po dito, nakita ko palang, bulaklak palang, iniwasan ko pong tumingin sa coffin ni Tito Dolphs. Dahil alam ko hindi ko kakayanin. So sa bulaklak palang, nanginginig na po ako. Inalis ko ang salamin ko dahil talagang di ko na po kaya. At nakita ko po ang isang babaeng nakaputi at nakaitim na pantalon. At napatakbo po ako at yakap, Tita Cory! Tita Cory! Kinalabit nila ako. Hindi pala si Tita Cory. Si Miss Patty pala. Ano? Miss Patty? Patty. Sige. Hindi ko po sinasadya. Tapos sabi ko, nye, napaganon ako. Sorry po. Hindi bale, eka, pinsan ko naman si Tita Cory. Magkamukha kami. Kaya sinuot ko yung salamin ko. Ay, hindi nga siya. Pero naibuga ko talaga yung... Tapos tumigil po yung iyak ko, naudlot. Nawala. Nawala yung iyak ko sa kahihiyan. Kaya umupo na lang ho ako at lahat sila nagsasabi, yung dating mga staff ng Home Along Da Riles na may mga edad na rin ngayon. Bata pa sila noon, mga batang bata. Ngayon, lima na ata anak no, isa kala ko tomboy. Wala, nag-asawa. Kaya po, sabi ko, bakit ganon? Gustong-gusto kong umiyak. Tito Dolphs, ayaw mo ba akong umiyak? Ayaw mo bang may umiiyak? Hindi naman sa dahil ikaw eh, kundi, you know, we missed you. Alam namin, hindi ka na namin makikita yung ganun, kaya kami naiiyak. Pero hindi niya ako pinahintulutan at puro kahihiyan pa ang nangyari. At yan po ang madalas mangyari sa akin sa Home Along Da Riles, na madalas akong dagukan ni Tito Dolphs. Yung tanga-tanga mo. Kahit sa likod ng camera, natatawa siya sa akin sa katangahan. Katulad one time Christmas, Tito Dolphs, may regalo ako sa'yo. Yan lang ang nakayanan ko. Sabi kong ganun, pakiingatan mo, baka mabasag. Ganito kataas, na bote. Tito Dolphs, sabi kong ganun, from the bottom of my heart, pakaingatan mo. Oy, ingatan nyo, binigay kay Presley, nalalay, hanggang sa kotse, dala-dala yung yakap-yakap ni Presley. At laging sinasabi ni Tito Dolphs, yung binigay sa akin ni Nova, pakaingatan, pakaingatan. Sabi niya, ano, very precious daw yan. So kasi noon nag-uusap kami tungkol sa wine. Sabi ko, sana makatikim ako ng masarap na wine. Tapos yun na nga, sabi ko, Tito Dolphs, I have something for you. O, pakaingatan, pakaingatan. Pagdating mo sa bahay, nasan, yung bigay ni Nova, akin na. Talagang pinakaingatan at hiningi ni Tito Dolphs, asan? Eto po, nambuksan, epatis.
Pati su talaga yung binigay ko. Hindi ko naman sinabing wine. Sabi ko, ingatan, baka mabasag. Pero hanggang sa loob ng kotse, yakap-yakap na ganoon. Eh, patis po yung galing Pangasinan. Dahil taga-Pangasinan po ako. Alam po ninyo, 15 years ang home along the Riles and home along the airport. Every week, magkasama po kami ni Kevin. Ang tawag sa kanya, Kevs. Sabi niya sa akin, pag may tao, huwag mong banggitin yun. Ang pangit eh. Mukhang iba ang pandinig eh. Ako naman yung emphasize, Kevs. Iba naman yung, Father, sorry po. So, marami kaming katatawanan every week. Maraming nangyayari, hindi inaasahan. At maging si Tito Dolphs, marami siyang isinishare sa amin na katatawanan. Laging masaya ang taping ng Home Along. Wala po akong matandaan na nagkaroon ng away, gulo, or problema sa cast. Wala po. Lagi pong masaya ang aming taping. That is why masaya din po naming naipalalabas na gugustuhan ng mga televiewers. Sapagkat naipoproject namin yung saya ng pamilya namin sa Home Along. At ngayon, actually wala akong alam na sasabihin sa inyo. Pagdating pala sa ganitong bagay, eh talagang mabablangko. Marami yung tawag kay Tito Dolphs. Daddy, Papang, Papa, Mang Dolphy, Pidol. Ang dami. Kahit kayo makakapagbigay ng pangalan kay Tito Dolphs. Pero pag minention nyo yung pangalan niya, meron kayong mararamdaman. Respeto. Respeto sa isang taong karispe-respeto at minamahal ng lahat. Actually, pasasalamat lang po ang sasabihin ko. Sa 15 taon naming magkasama, ako po yung nagpapasalamat kay Tito Dolphs. Siya nga pala, kumpleto po ang Home Along the Riles cast. Tito Dolphs, kung saan ka man dito, kung saan ka man dito sa kwartong to, ayun o, oh, andun sila o, oh, Tito Dolphs. Hoy, kaway kayo. Nakikita kayo ni Tito Dolphs. Andyan si ABK, yung aking apo na dati, baby. Ngayon, medtech na. Kumukuha na ng ano, medtech. Si Moy Moy, na dating parang walang nakikita sa liit ng mata. Malaki na mata. Oo, binata na. Kay gandang pagmasdan at makita ang mga dating kasamahan na nagkakaedad na. Okay, Merit, aminin nyo. Si Roxanne, yung aking kasambahay, nandyan, apat na ang anak. Si Ces na kontrabida, nakaaway ni Tito Dolphs, na kanyang balae. Yun, mataba pa din. Si Gio, ito, guwapo pa rin. Si Bandolph, may dalawa ng anak. Si Baldo, si Estong, ang guwapo-guwapong bata. Ano pa lang sila noon? 6 years old. Tingnan nyo ngayon itsura, no? So, pero lahat ito ay nagsilaki na mga behave ng mga bata. Masayahin, mapagmahal, hindi nakakalimot. Bakit? Sapagkat yung puno, yung ama, ganon ang ugali. Very humble, matulungin, mapagmahal sa kapwa. At si Tito Dolphs, maging ang mga sunog baga, mahal na mahal niya. Ang tagal namin mag-taping. Tagaantay kami, kailan ba tayo mag-take? Teka muna, may kakwentuhan pa. Ang hilig naman sa kwento. Sino ba kakwentuhan? Mga sunog baga. Kung buhay pa rin ang Tito Dolphs, gustong-gusto niya na may kakwentuhan. Kahit na taga-squatter, magkakipagkwentuhan yan.
ganoon. At gustong-gusto niya umarte. So, ako po'y labis na nagpapasalamat kay Tito Dolphs. Sa mga, siya isang magandang ehemplo para sa lahat. Very transparent siya. Makikita natin anong klase siyang tao. At nakakahawa. Siya na superstar, na king of comedy, ganon. Pero sa kanya, wala yun. Napaka-humble pa rin niya, mapagpakumbaba. At salamat sa virtue na yan, na kapupulutan mo eh. Mahahawa ka, magiging ganon ka rin. Sapagkat lagi mo siyang kasama at lagi mo nakikita yon. Salamat Tito Dolph sa Quizon Bake Shop. Lagi kaming may ensemada, ganun kalalaki. Oo, kasi favorite niya yun. Lagi siya doon nakatambay. Yumaman nga yun dahil kay Tito Dolphy. Doon dinadala yung mga kaibigan niya, pinapakain doon sa Quizon's. Kaya kami din, dinadalan din niya. Maraming salamat Tito Dolph sa laughter, sa kanyang pagtawa. Pag nagjo-joke siya, nauna pa yung tawa niya. Kahit wala kami naintindihan, makitawa ka na lang. Pero magaganda ang kanyang kwento. Kwento sa gera, kwento nung bata pa siya, kwento ng mga magulang niya, kwento ng mga anak niya. Beautiful stories na talagang mapapanganga ka. Dahil mahilig nga siya magkwento na pati mga jokes niya, kwento ng buhay niya, kwento sa vaudeville, kwento sa opera house, sa Orient Theater. Lahat ito kinukwento niya. So kung ikaw ay may dinadalang mabigat sa iyong dibdib, ay napapagaan. Sapagkat nakatingin ka, nakanganga kang ganun doon sa nagkukwento na nakakatawa ang kanyang kwento. And thank you also, Tito Dolphs, sa mga endorsements, sa mga ini-introduce mo ako, o ito, si Nova, yun, kinuha tuloy ako sa pelikula, kinuha ko sa TV, kinuha ko sa ganun, sapagkat pinapakilala niya ako. Thank you sa kabaitan. Salamat sa lahat sa amin in behalf of the Home Along family. Talagang hindi pwedeng hindi namin siya pasalamatan at hindi pwedeng kalimutan habang buhay sa nagaganap ngayon sa atin. Naniniwala ako, madalas banggitin ng ating priest na binabasa sa libro na hindi ito kamatayan, kundi ito ay pupunta lamang sa kabilang buhay at magpapatuloy ang magandang buhay. I believe na lahat po tayo magkikita-kitang muli. At si Tito Dolphs, I'm sure, Tito Dolphs, yes, kasama mo na sila. Tita Nida, Blanca, Ading Fernando, kompleto, may direktor. Nandun ang mga comedians, pati nga Sunog Baga eh. Ilan ang Sunog Baga na wala na rin. Siya yung huli. Tito Dolphs, okay lang kami dito. Okay pa kami. Kaya, mananatili kang nasa puso naming lahat and we will continue to pray for your happiness. And for me, I will not say goodbye to Tito Dolphs because goodbye is painful. I will say happy trip. Salamat po.